ayun po. Parang hindi naman nabago sa inyo yung mga projects na may tema ng fantasy. Pero ano yung kinaibahan naman itong My Guardian Alien from the others? Ano yung pinagkaiba? Mas madami. fantasy yung ano, yung huli kong ginawa na pelikula, yung Firefly. And then before that, yung Circus. Actually, sa totoong buhay, hindi ako, dati, hindi ako fan ng ano yun, ng fantasy. Tapos, pansin nyo naman yung mga nauna kong ginawa, mas fan ako ng realism. So, yung mga projects na dumarating sa akin na kagaya nito, parang nagsisilbi siyang challenge sa akin kung parang chino-challenge ko yung sarili ko kung kaya ko ba or hindi. So with that, ang dami-daming iba pagdating sa akin. Kasi ang daming first time ko itong gagawin, itong mga, kumbaga, chroma-chroma, yung mga ganon, tapos magpapalipad, the first time. So, which is, ikinatutuwa ko naman kasi mas marami ako natututunan bilang isang director. Tapos, iba din kasi yung ano, kapag sinabi na fantasy, kapag kinakabit kasi yung family, yung konsepto ng family, family values, mas yumayaman yung serye, mas lalo mong ikinaka-proud, mas lalo mong ipinagpapasalamat na kasama ka dun sa project, parang ganun. So, hindi ko nasagot, di ba? parang yun yung pinagkaiba. Dahil laging first time dun sa akin, parang laging iba, parang ganun. So, ang hirap, hindi mo naman i-compare doon sa mga nauna mong ginawa. Kasi pare-pareho naman silang may kagalingan, pare-pareho naman silang may mga positive na naiaambag sa'yo bilang tao, bilang storyteller, parang ganun. Wala naman pressure direct kasi yung last movie mo, blockbuster, award-winning, yung mga nakarang serye mo. Galingin ko lang. Very successful? Wala naman. Hindi, ako kasi kahit na man, halimbawa, yung Firefly yung mga nauna kong ginawa, kahit mga nanalo sila, tinitignan ko kasi lagi na parang I'm only as good as my team, parang ganun, na hindi ko laging ine-equate yung sarili ko na ako lang yon, kundi trinabaho yun ng buong team, trinabaho yun ng lahat para maging maayos yung ano, yung kalalabasan. So, hindi ako napapressure kasi alam ko na yung mga nakaka-collaborate ko, like lalong-lalo na yung creatives, mga artista, PD, cinematographer, lahat sila, alam ko na isa kaming team, tapos lahat sinasaalang-alang namin yung kagalingan, yung ikagaganda ng ano ng show. So, hindi ko nararamdaman na nasa akin lang lahat yung bigat. Kasi tinitignan ko na part lang ako ng isang team. It's just that nagkataon na ako yung director, ako yung magli-lead, leader ka, hindi ka boss, parang ganon. I-check mo lang, pagsasamasamahin mo lang yung kagalingan ng bawat departamento, tapos i-check mo kung paano mo siya titimplahin, para maging may palabas ng material yung pinaka-best na version niya na dapat. Which is yun naman yung aim namin lahat. Gumawa ng magandang serye, lalong-lalo nagtatanghal, nagpapakita ng pagpapahalaga, values. Yun naman talaga yung gusto namin, parang ganun, higit sa lahat. Thank you. Speaking of team, ano pong reaction niyo when you found out you'll be working with Maria Magara and Sir Gabby Concepcion? And ano sa tingin niyo yung special sa nila, sa working chemistry nila? Ako siya, na-post ko na to sa Facebook eh. Na-like na ng marami. Charot. Na-share na nila. So, yun yung actually, never ko na-imagine na ano na makatrabaho ko si Marian, si Sir Gabby. Actually, silang lahat, parang ganun. Kasi ako nung nagsisimula ako, alam naman natin lahat, nagsimula ako sa indie eh. Nagsimula ako sa, hindi naman siya sa gigilid. Kundi hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-work sa mainstream. Which is nung nangyari na, mas sinanggap ko yung challenge. Kasi mas may, nakita ko yung somehow responsibilidad bilang storyteller na mas madami yung nakakanood sa'yo, mas
baka yun yung pressure pala. Mas may pressure sa'yo na magpakita sa kanila ng maayos, ng maganda. Lalong-lalong na siyempre si Marian yun, ang dami-dami yung followers. Patay ka kapag nagpakita ka ng pangit, di ba? So parang ganon. So mas yun yung naging pressure na masigit pang pagbutihin kung ano yung ginagawa. Tapos ano yung next question? Ang haba ko sumagot, di ba? Ah, yung chemistry. Ayun, simula pa nung umpisa, kasi sorry kung wala ako eh, nung nakita ko sila doon sa set, maaliwalas kasi lahat yung ano yung aura nila. Like kunwari, specifically yung pamilya, na pag nakikita mo sila, parang nakangiti ka lang talaga. Parang ganun. Na ang aliwalas, ang liwaliwanag ng paligid, na mas bagay sila doon sa ano, doon sa show, doon sa series, doon sa kwento mismo. Mas yun yung lagi kong na ano, nararamdaman, na kapag dumarating sila or pag nakikita mo sila, alam mo yun, yung napapangiti ka lang or parang umaaliwalas, lumiliwanag yung lahat. Thank you, Direk. Thank you, Direk. Thank you, Sir Alan. Next, we have Ms. Rose Garcia of PEP. Ayan. Siyempre sa primetime queen na nagbabalik after more than 5 years. So, kumusta naman yan? Unang tanong, bakit itong My Guardian Alien ang napili mong pagbabalik? Then, second question, kumusta yung naging adjustment considering na you have busy schedule kaya nung ginawa mo to, di ba? Nung ginagawa mo. Yun muna. Well, nag-present sa akin yung GMA. Tapos ito talaga yung napulsuhan ko na sabi ko, ay, ang ganda nitong gawin kasi bago sa akin. At sure ako makapanood ng mga anak ko. Kasi gusto ko gumawa ng isang serye na kayang panoorin ng mga anak ko at magiging proud ako. Sabi ko nga, eto na yung time siguro na moment ko sa buhay ko na sa tuwing may gagawin ako, gusto ko maging proud yung mga anak ko sa akin. So eto yung My Guardian Alien. Nakita mo naman ang ano namin, UBB. Sabi ko nga eh, parang worth it lahat ang paghihintay ng 5 taon para gawin ko. So, kumusta yung adjustment mo? Adjustment, nung una talaga na sumabak ako sa kanila, nahihirapan talaga ako. Kasi after 5 years, nagbabalik ako, so hindi ko alam kung saan yung angle ko, nasaan yung lighting. So, nangapak talaga ako. Sabi niya, o, Chusera daw ako. Hindi, nangapak. Chusera ka. No, even the lines kasi, parang medyo nahihirapan. Uy. Parang hirapan memorize ng lines and everything. Pero dahil sa tulong ng mga tao sa paligid ko, eh naging madali para sa akin yung trabaho ko. Special mention to Mir, yung aming PA, na walang sarap. Pumunta sa akin sa set, kasi may mga eksena ako na alam kong mahaba yung mga linya ko, pinupuntahan niya ako ahead of time. Tapos si Direk hindi din nagkukulang sa akin kung ano yung mga dapat ko at dapat kong ipakita ang acting dito sa soap na to kasi bago magsimula ang lahat ng usap kami. Direk, medyo mahirap ito. Sabi ko sa GMA, bigyan niyo din ako ng soap. Hindi ako masyadong mahihirapan kasi pag-uwi ko ng bahay, pagod-bahod. Bukod sa maganda tong kwento na to, sa sobrang dali, wala akong lines minsan. Kasi nga alien na to. So, naging madali para sa akin. At sabi ko nga, ito yung mas nililook forward ko eh. Yung makagawa ng magandang proyekto, na mapapanood ng mga anak ko, na magiging proud sila. At the same time, proud akong sabihin na nakagawa uli ako ng isang pamilya dahil sa show na to. So, lahat ito, okay, blessing para sa akin. Okay. So, kayo ni Gabby, alam naman ang lahat, di ba? Supposed to be, ilang years ago ba to? Ilan na ba tayong pagkakataong hindi nagkatamba? Mga 4? Nagalit-nagalit ka na sa akin. So, 4 beses na pala na dapat na finally natuloy na. So, how was it naman working with Gabby Concepcion? Napakagaang katrabaho ni Kuya. Para kumbaga sa pagkain, walang tulang kabigin sa kanya. Napakabait katrabaho, napakagaang katrabaho. Tsaka yung mga moment namin, mahilig siya mag-joke eh. So, ginagawa niya light talaga yung mga pagkakataon. Tapos yung mga pagkakataon na na-appreciate ko siya na pinag-uusapan namin yung mga buhay-buhay namin. Nasabi ko ay, kaya nga ang tanong, kung meron ka man gustong isang sa inyo na gusto mong maging magpalit kayo for one day, sabi ko siya, kasi nakita ko kung gano'n niya kamahal yung pamilya niya at yun na-appreciate ko sa kanya. Napakabuti niyang tao.
So hawak ito ay kinagabi na Gabi at ay gano'n. Kasi Gabi. Gigash mo na lang. Then yan, last na. Ikaw ba personally naniniwala ka sa alien? Dahil ginawa ko to, oo. Kung ano mo pa ginagawa. Kaya manood kayo, mali nyo mamaya magpakita sa inyo, di ba? O seryoso, dahil hindi siya naniniwala. Hanggang ngayon naman hindi rin. So, abisan kasi mahirap paniwalaan ang mga bagay na hindi mo nakikita. Di ba? Mahirap sabihin na oo, pero hindi mo naman nakita. Ngayon kasi ang nagbabasin natin yung nakikita. So, mali naman natin meron. Max, ano sa palagay mo? Naniniwala ako. Naniniwala kaming lahat. Mamaya pupuntahan ka sa bahay. Kanina hindi. Ngayon naniniwala. So, final answer. Maniniwala ako. Maniniwala ako kasi ang ganda ng kwento niya. Kung totoo may ganitong klaseng alien sa buhay ng mundo ng tao, para ang sarap niyang maging kaibigan. Okay. Thank you. Miss Rose, thank you so much.